Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan, welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa common problem ng electric fan. Ito po yon, yung side-by-side movement niya o yung tinatawag nating move na fan. Okay, andito ang kanyang gear, tinanggal ko na po, saka may basag na rin ito, may basag na. Nasisiguro ko na ang gear nito sa loob ay may sira na. Yan. Nakaganyan po siya. Kapag nauras na po o nagasgas na ang gear nito dito sa ito, hinuhugot ito, no? Yan, yung puti na to. Hinuhugot 'yan. Ang gear niyan kapag nagasgas na sa loob, kumbaga hindi na kumakapit yung bakal na gear. Yan. May binili akong bago, pag ito ay natanggal ko na, pag nabuksan ko na, yan, bubuksan ko muna. Ipapalit ko itong takip kasi ang brand doon ay magkaiba. Pero itong takip nito ay magkakasya naman doon. Magkakma, magtutugma. Kasi ang takip na to, dito sa gearbox niya, nandito nakabit yung selector switch. Yung nabili ko, wala yon, kasi wala nang available. Ang brand doon ay iba, kaya lang magkatulad dito. Ang kapareho lang nito yung base niya. Ito po yung gear na sinasabi ko. Ingat tayo sa pagtatanggal pala nito, no? Kasi may bearing ito sa kamay spring. Kaya kailangan, bago tanggalin ito, naka-ano muna siya, naka-ilalim, naka-baon. Parang bearing na andun sa loob. Tingnan natin. Nakita nyo po. Yan, o. Oh. Ibig sabihin, oras ng gear. Yan. Ayan. O, oh, nakita nyo po. May uka na. Kaya pag tama ng bakal na gear, dumadaplis na siya. Kaya hindi na siya nagpapan movement. Yung side-by-side movement niya. Okay po, ayan, nakita nyo po, nakita sa camera, no? May uka na siya. Ganyan po. Itong gear na to, nabibili naman po ito ng ganito lang, peraso lang. Mas mura pa. Mas mura. Kisa naman sa, ang bilhin mo yung lahat na, yung buo na. Magkakasama lahat. Siyempre, pag ito lang, yung gear lang na to, mura kasi isang peraso lang. May nabibili naman ito. Maliban lang kung walang available. Ang binili ko kasi buo na, kasi nga ang base nung isa ay basag na rin. Tapos ito po yung ano, nabili kong bago. Makikita nyo po, ang cover nito ay walang lalagyan ng ating selector switch, yung speed. Ang presyo nito ay 58. Yan, mura lang naman. Pero yung gearbox, di ba? Pero mas mura yung ano, yung gear lang talaga. Bubuksan ko ito, tapos papalitan ko na. Kasi tingnan nyo po ang cover. Papalitan ko na ang galing dito sa luma, yung original niya, para sigurado. Lahat po ng magiging problema sa electric fan, isishare ko rin po yon, para naman sa mga nag-aayos ng electric fan o bago pa lang. Yung mga eksperto na, siyempre, exempted na sila doon. Kahit pa paano, magkaroon ng idea. Kung ganitong problema lang, madali lang po ito. Iniisa-isa ko lang para sa ating mga kababayan na bago pa lang sa pagbubukas ng electric fan, makita nila ang loob ng gear nito. Yan, ganito po yon. Sabi ko nga po, may nabibiling ganito na ito lang ang pwedeng palitan. Tapos yan, ito yun. May bearing po ito, no? May bearing sa loob. Kapag hinugot ko itong hinahawakan ko, kapag hinugot ko yan, titilansik yung bearing saka yung spring. Kaya siguraduhin natin. Minsan naman sa ating mga kababayan dyan na nag-repair ng electric fan, ano, iwasan natin na mag-bypass ng ating thermal fuse. I-discuss natin yan. Ito, nandito yung bearing saka spring. So ganito na po ito. Ito yung bago. Ang base niya, sabi ko nga, akma naman, sukat. Tapos ito na yung plastic na ano niya, yung cover. Yan. Medyo maluwang-luwang ng kwete, pero ano naman. Yan. Tingnan nyo po. Yung kanyang screw o bolt ay sakto talaga, sakto niyang ano yun. Sa ibabaw ito. May ano siya, medyo may awang ng konti. Yan. Pero obra naman ito. Ang mahalaga nito, itong kakapitan din ng ating selector switch. Tapos itong awang na ito, pwede ko naman talaga ng washer na sakto lang ang size nitong plastic. Pag naging okay na, ikakabit ko na po para
maikabit na natin dun sa ano niya, sa gear niya. Bubuuhin na natin para makita ng ating mga kababayan pag gumana ito kahit hindi ko nalagay ng washer. Sabi ko nga po, ang mga kababayan natin dyan na nag-ayos ng electric fan, iwasan natin po mag-bypass ng thermal fuse para lagi may proteksyon ng electric fan natin. Pati sa ating mga kababayan na nagpapaayos, tatandaan po natin na kung i-bypass nila ng ating technician ang thermal fuse, huwag po tayo papayag. Kasi pag nag-overheat, hindi po nagtitrip agad ang breaker. Possible hindi talaga mag-trip hanggat hindi nasusunog ang electric fan, hanggat walang totally shorted. Okay. Tatandaan po natin yan, ano? Para safety tayo. Marami na pong nasunugan ng electric fan dahil sa mga technician na nagtatanggal ng thermal fuse sa kanyang windings. Okay. Medyo ayos naman na ito, pili na natin ikabit. Yung thermal fuse po, para pag nag-overheat ang electric fan natin, kapag halimbawa may problema tayo sa bushing, maluwang na, sumasayad na, unbalanced na, o shock. Pag nagkaroon tayo ng problema, ang ano natin, motor natin iinit. Pag ibig sabihin lang, may problema. Kasi umiinit na, hindi tatulad ng dati yung bang ang temperature niya ay hindi normal. Malalaman naman natin yon. Okay, so, ganun nga po kapag ang thermal fuse ay open na. Open, ano? Kapag open na siya, kailangan tayong bumili. Kailangan tayong maghanap ng pamalit para sa protection po ng electric fan. Gagawa po ako ng tutorial pa para sa sa ating mga kababayan na nagbablog din. Gagawing reverse forward ang ating electric fan para po pag nag-experiment tayo ng reverse forward control, pwede nating magamit. Tapos para naman malaman ng ating mga kababayan na ang single phase ay pwede ring gawing reverse forward. Kasi kadalasan ang 3-phase ang ginagawa nating reverse forward kasi tatlong wire ang nakalabas, so madali lang. So ito na po mga kababayan, ganito na po 'yun, ano. Yan, ganito na po. Pag naikabit ko ito, titestingin natin para makita natin kung talagang gagana na ang ating ano, yung pan movement niya, side by side movement. Ganyan po. Pag umiinit po ang electric fan, humihinto. Possible na cause natin ay ang bushing o kaya yung shock. Yung nag-bend na siya. Kaya sa nagpapalit dyan, mura lang naman ang ano, ang bushing. Nakabili tayo. Pwede tayo magpalit kung masipag ang ating ano, pwedeng ano, do it yourself na lang sa ating mga kababayan. Mag-share din po ako ng ano, ng about sa wirings, building wirings, ano. Mag-subscribe lang po kayo sa channel na to. Itong sinasabi kong base na saktong-sakto ito. Ang cover lang talaga, ang walang lalagyan ng ano, ng anong tawag nito, yung ating selector switch para speed, sa speed control niya. Yun ang wala. Yan. Ganito lang po yun. Sa ating mga kababayan na nag-ayos ng electric fan o yung bago pa lang, pag may ganung problema, ganitong problema na sabi ko nga yung ano niya, yung side by side movement, yung fan movement, yung fan niya sira, kahit bilhin niyo na yung ano, yung ito, yung buo na, yung gearbox ng electric fan, sasabihin niyo lang po kung anong made ang electric fan niyo o kung anong brand para yung ibibigay sa inyo ay tama, sasakto talaga. Tapos kung hindi nyo pa natatanggal, pwede nyong picturean, tapos ipakita. So, ito na. Ikakabit na natin itong ano, nung sa movement niya. Para, kapag hindi ito sumasakto, wag nating paikutin ang gear. Ang paikutin lang natin, itong fan natin. Tapos, pag sumakto na, yun na yun. Ulitin ko nga po, kapag may problema ganito, ang bilhin nyo na lang po ay gearbox, tapos palitan nyo, tapos ng problema. Nakita nyo naman po ang presyo ay ano lang, 58
58 ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Mamaya, titestingin natin to. Pag ano pa ako, lahat ng pwede nating magawa ng tutorial, flat iron, okay? Pwede tayo mag-share about doon para naman may idea ang ating mga kababayan. Sa simpleng appliances lang, pwede na silang mag-ayos. Okay. Sisiguraduhin natin lahat mahigpit para kapag tumakbo na ito, umikot na, hindi magsipaglaglagan. Yan. Kapag nahirapan umandar ang ating electric fan, ano, hindi agad ibig sabihin may problema ang kapasitor. Kasi maraming pwedeng maging cause niyan. Pwedeng bushing, shaft, kapasitor, o kaya kulang lang sa ano yan. Nasobrahan lang sa likabok, kulang sa linis ng ating ano, yung rotating part, parte ng bushing. Yan. Okay na po. Ganyan na. So, titingnan natin to kung uubra ba yung kinabit natin. Kung gagana ba. Marami na po akong video about sa control o trabaho dito sa barko para maging advance kayo. Kung sa mga gusto maging electrician sa barko, marami na po akong nagawang video at marami pa akong gagawin para advance na pwedeng pag-aralan. Kahit hindi ko man matalakay kung paano mag-ayos, kasi minsan hindi man natin na-encounter basta-basta ang problema dito sa ating mga, o hindi natin na-videohan ang troubleshooting, lalo na kung major problem, hindi tayo pwede mag-video-video agad. Pero dahil sa nagsishare ako ng equipment sa barko na inaayos, at least magiging advance ang ating electrician o pwedeng magkakaroon ng idea kung ano ba ang ginagawa sa barko. Ito po yung hinihigpitan ko. Ito yung sinasabi natin na wala dun sa isa. Kaya pinalit natin itong cover. Ito yung ano, yung selector switch natin. So, malapit na po matapos. Yan. Yan ang selector switch natin. Okay. Ganyan po siya. Yan. Ganyan lang po. Yan. Yun! Okay na. Hindi na kailangan ng washer yung medyo maluwang. Hindi na po kailangan yan. Okay na po. Gumana na. Kasi nararanasan natin, di ba? Kapag yung sa pan movement, yung sa pan niya, kapag binaba natin, dapat mag-move na siya. Kapag tinaas tulad nito, dapat hinto. Pero ang electric pan, kapag may problema na, pag ganyan natin siya, may tumutunog siya, parang dumadaplis pa yung lumalagatik. Oh, kasi yung gear niya, hindi na tumatama. Kumbaga, kupas na, oras na. Yan. Ganyan lang po yan, mga kababayan. Pag-ayos ng electric fan na problema ay gear. Babaklasin mo lang. Bili ka ng ano, na parehas na brand. Tapos ilagay mo na yan. Tapos paandarin mo, testingin mo. Tapos yun na yun. Simple lang, ganun. Kahit anong electric fan, basta parehas lang ang brand na bibilin mo. Parehas ng brand ang maging kapalit. Maliban na lang, katulad nito nga, sabi ko magkaiba ng brand ito. Ibang brand ito na nabili ko. Pero magkatugma siya, no? Magkatugma. Ang ano lang, yung cover lang sa ibabaw. Pero yung base niya, pwede naman. Yeah. Mm-hmm. Medyo maano-ano siya. Oh. Mahirap anuhin. Mahirap sintruin. Ito talaga, minsan ganito dito eh. Yan. Gusto ko gumawa ng tutorial dito about sa paggawa ng ano ng reverse forward na fan. Pero ang purpose noon para sa ating mga gumagawa ng control na reverse forward para sa simulation, pwedeng magamit single piston motor. Single piston motor. Kung paano mag-reverse forward, magagawa ko ng tutorial noon. Tingnan nyo po, ano? Ito, may lock. May lock yan. Ang sikreto niyang pagtanggal, tingnan natin kung ano natin dito.
kasi pinupush lang ito, ano? Pinupush ito. Wala itong screw sa gitna. Yan. Pag ang bago pa lang dito, ang bago pa lang, pag nagtanggal ka, hinuhugot yan. Ang mangyari, mababasa. Ganyan lang po kasimple, pagtanggal. Alalayan mo sa ano, yung dulo. Yan. Ganyan po. Tapos hugutin yung screw. Sabay tulak ang screw, hugot itong puti. Ganyan po. Yan. Ito na. Ganyan na po. Okay po mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matututunan o karagdagang kalaman lalo na sa mga paguhan niya ng aking kiddos. Uy, nag-extra pa ang aking bunso. Thank you very much po.